Oh, Bang Andre, nandito na naman kami sa airport. Hello, Bang Andre. Pang ano na to eh. Pang 10 beses ko na to pumunta sa airport. Kailan kaya ako? No? Soon, soon. Bumawa ka na ng vlog mo. Yan o. Labo, di ka pala, bauuwi. In 2 years. Ikaw, KJ ka talaga. Dapat sinasakyan mo man lang. Malas din. Ano? Di- dapat sinasakyan mo. Anong sinasakyan? Ano lang talaga ka mo. Eh. Oh. Uwi na nga ako ngayon eh. Wala na. Umaming ka. Ito nung kasi mo. Parang timang ka talaga. Umaming ka na. Chris, ilang taon? Bago ka makakauwi? 6 years. 6 years. Sinanay mo 5 years. Ah, 6 years na rin. Pa 6 years. Uwi ako nung 2017. Pero nung unang dating niya dito, anong unang uwi mo lang? 2018? 2010. Kasi dating ko dito 2006, uwi ako ng 2006. 6 years, so tagal-tagal. Ang dami ng pera na ito ni Chris. Ang dami nang naipon. Maubos na isang buwan. Ayan ang mabigat mga dre, no? Mag-iipon ka ng ilang taon para lang maubos sa isang buwan. Anyway, kailangan mo i-enjoy eh. Ganun talaga. Yun, yun yun, Bang Andre. That's the, ano, that's the thing. Spend your money. Madam, excited ka na ba sa pag-uwi? excited na ako uwi. Malamig yun. Ako na, ako naman. Bakit malamig? Lumamig. Eh, negative 14 eh, kaya masakit sa kamay eh. Okay, game. Self-check-in. First time ko eh. Air Canada. Mamimili ka muna ng airlines. Pagkatapos, slow ko yata ito eh. Hindi yata yan eh. Kasi hindi may ilaw eh. Dito sa kabila, tingnan mo. Parehas lang. Yan, dapat mag ganun. English. Oo. English. I agree. Scan. Scan passport. Ah, wait. Booking reference. Oo nga, passport scan. Yan. Ito muna. Hindi, dito ka. Eto, yan. Ay. Sige, piliin mo. Boarding pass mo lang. Hindi, kahit yung passport lang. Ay, saan ba? Paano ba? Ha? Photo passport, picture down. Facing down. Ah, okay. Yon. May paalala dun sila mga dre, bawal lang ano, cannabis. Yeah, may weapon. Okay. May video ko ng ano, oversized na luggage mga dre, kasi yung dalawang bagahe nga nila box. So binibidyohan ko. Pagkatapos, sinita ako nung isang employee ng Air Canada. Oo, yun nandun. Oo. Sabi niya, bago ko daw dapat siya videohan, humingi ako ng permission niya. Hindi naman ikaw yung binibideohan ko, yung asawa ko, tsaka yung kaibigan ko. Sabi niya, tingnan ko nga. Oh, nakasama ako dyan, no? Eh, may mask siya. Sabi ko, nakamask ka naman, hindi ka nga kilala, tsaka ang layo mo, hindi ka makilala dyan, no? Sabi niya, hindi, nakikilala ako, buray mo yan, buray mo. Tapos? Eh, didelete ko. Pagka-delete ko, pumunta ka sa trash, i-delete mo pa ron. alam niya. Tapos? Di-delete ko na lang. Pag oversized baggage, mga dre, pag mga box, doon ka, ano, doon nila ipapadala sa kabilang side. Pero okay lang naman, pwede naman. Basta ano yung kilo niya, tama. Oo. Walang problema. Ang pinapadaan lang nila doon sa check-in counter, yung ano, yung mga bag, maleta. Pero pag box,
doon sa ano, sa kabilang side sa likod. Ibig sabihin, eto mga Dre, etong kuha na to, pag may tumingin ng camera ko at sa feeling nila nakukuhanan ko sila, pwede nilang pa-delete. Oh, may aso. Eskimo. Bonjour. Ano, uwi na tayo. Tim Hortons sa baba. Ay, no, arrivals. Oh. Di ba may Tim Hortons sa baba? Meron. Tara. Ayun pala yung Banya, mga Dre, no? Banya College. Akala ko simbahan. Tapos, yun, no? Meron pang ano ko. May... tawag ko? Statwa. Ayan. Ayan pala yung Banya College. Akala ko nung una simbahan, eh. In 1,000 feet, turn right. Akala mo rito mga ano eh, mga establishment. Turn left on Lumiere. Then turn right on Place Fortier. Pero mga ano yan, mga Dre, no? Mga condominium unit. Turn right on Place Fortier. Malay mo, sa susunod, dito na ako janitor sa isa sa mga matataas na building na to. Diba? Jocelyn, kain ka ng kain. Ha? Diba, dito na tayo. Yun, andito na tayo mga Dre. Hawakan mo lang. Kung kakasya, ah, oo, tama-tama to. Oo. Oh, ang ganda. Oo. Okay, bago. Lab, hawakan mo, teka lang. Itutuponin mo. Hawakan mo. Pag may mayroon mo tayo, kahit na may isang maliit. Kahit may mayroon mo tayo. Ano nakita nyo naman si Andy sa maliwanag? Ito yung building niya, Madre. Malaki to. Laki na ng building niya. Huwag masyadong ko na si Andy. At alam mo naman kung siya i-type yan. Dito na sa atin. Lala ng building niya, Madre. No? Sabi mo, baka isang araw dito na ako mag-ano. Isang araw, isa sa mga building na to, dito na ako nag-diyari. May ari, napapa. Parking dito. Dito yung parking mo? Ano ito? Ano floor ko? Basement. Underground floor. Ba't yung mga kote niya, hindi? May ari ito? Pinapaayos lahat tayo. Oo, yung mga ano. Ayan yung table, oh, maganda, oh. Ito, oh, table. Wala tayong... Mas maganda kaya tatang table na tulad kaysa sa ano natin? Yung sa... Ano yan? Doon kaysa sa table natin, ano? Tama. Maganda sa ano, ano? Ito kaya ay salamin. Ay tatanggal to, Andy, ito. Meron ba? Oo. Kasi hinahin mo. Mahaba lang to. Oo. Walang laki. Ito maganda to. Kaya nga. Oo, maganda kaya. Siguro mga 400 sa IKEA to. Oh? Mga 500. Hindi lang, ah.
Yung maganda eh. Yung table na sumulit sa taas, sa may swimming pool. Laki. Tingnan ninyo lang. Sayang to. Kaya hindi yung kasi sa sasakyan. Kaya gusto ko sana malaking sasakyan. Okay na yun. Wala kang ano. Ah, maganda sana yung corner table. Corner table. Wag na, wag na ang corner dahil walang space sa bahay, my God. Lahat ng corner may laman ande. Hindi kasi mataas eh, no? Tama lang yung ano nandun. Ito okay, sa, okay na okay to, no? Kaya nga, kaso wala tayong sasakyan. Kailangan natin bumili muna ng sasakyan. Wala din. Ayan no, sa okay na hindi. Dami, dami. Ito pa, may ano pala itong bed frame mo. Hindi natin kailangan yan. Ikaw naman, ikaw. Pag ng assistant ko eh, talagang mga ito, magaganda tong kotse niya, hindi. Tatapon na rin yan. Pati ito, tinatanong pa nila. Mga vintage na sasakyan, no? Wala, stick tong kasama ko, napago daw siya, mga Andrea. Bigat daw ng camera. Napagaling mo. Ay, siya. Pupunin nila. Ah, pupunta rito yung mga ibang Pilipino. Ipahiga. Ipahiga mo lab kasi pag nag-drive ka hindi mo makikita sa likod. Kaya mas may ipahiga mo talaga. Ganyan. Ganyan. Ay, naku. Yan. Di marunong ay. Sinasubukan lang kita eh, di ba? Talagang nakafocus ka sa cellphone eh. Sabi mo, focus ako sa cellphone ko, di ba? Ayos siya. Ayos siya. Kasi mga Andrea, maiba lang ako, no? Pag hindi siya nakafocus sa cellphone, kasi may waste na ako eh. Nag-waste din siya eh. Inulahan niya si waste eh, kung saan pupunta eh. Mag-waste pa kasi alam ko na nga yung daan na wala siyang tiwala sa akin. Lab, hindi mo na kailangan ano. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-isip. Ako nang bahala. Si Waze na yung bahala. That's why I'm busy with my phone. Oh, kaya, di ba? Ayun ang katira niya mga tre. Yeah. That's why she's busy with her phone. Yeah. Diretso na ito sa Victoria? Mag-turn right ka. Pero sasabihin ko sa'yo kung saan. Dapat dito ka sa right lane. Dito ka mag-turn. Saan? Dito. Are you sure? Yes. 100% sure? 1,000 sure. Ayos ah. 1,000? Meron bang ganun? Eh, ganun talaga. 100% lang. Ito 1,000%? Yes. Tapos ano, diretso? Dito, dito daw. Dito ka.
pag ikaw lang ano ka, nagbibigay ka ng instruction, dapat basta dito nakapokus ka sa ano, sa ginagawa mo. Hindi ay, akala ko kasi alam mo na eh. Malay ko. Ito, diretso na to. Pagdating sa intersection, tsaka mo sasabihin liliko, eh, nasa kabilang dulo ako. Akala ko alam mo na kasi nandito na tayo, diba? Dapat alam mo na kasi lagi tayong dumadaan. Ayos siya talaga. Lagi tayong dumadaan doon? Oo. Ayos siya. Bakit tayo lagi dumadaan doon? Saan tayo galing? Doon sa ayos point clear. Doon tayo lagi dumadaan sa Tikari. Okay? Jesus. Diretso po to, ha? Diretso. Puto. Yes, puto. Puto Mendoza. Pambira ka, idol. Ba't hindi ka nag-upload? Nag-aantay ako ng video mo, eh. Pero itong Google Map na to. Cellphone kasi ng cellphone, eh. Tapos siya paggalit, eh. Ayos siya. Ano sinabihan kitang ano? Delete mo yan, ah. Hindi ko di-delete yan, ah. Ayos ka. Walang dilit-dilit sa ako. Talaga. Boarding na pala sila. Eh, sabi mo, napaaga. Ah, 9:20 ang boarding nila. Alas 10 pa rin ang flight nila. No. 9:20, oh. Oh. Yeah, 9. Ano na sila? Napaaga nga sila. Di ba alas 10 ang flight nila? Okay? Natural 9:20 ang boarding. Masa ito ano kasi? Ayan ka na naman. Hindi ko alam. Wala ka na naman sa kung gusto mong bumili. Pang-kari-kari lang yan. Dito na lang. Parang gusto mong bumili. Eh, pumunta ka na dyan sa ano, sa Fruit Hub yan. Oh, saan ka umaak yan? Ay. Gusto ko lang ganun eh. Diba? Ay, siya ka na. Teka lang. Ayun, sa Vienan mga dre. Maglalaba. Public laundry yan mga dreno. Ayaw ko lang magkano bayad sa ganyan. Madami naman dito ang ano mga dreno. Public laundry. Hanapin mo lang kung saan banda sa area mo. Minsan baka malayo-layo sa'yo. Yun nga lang pag public laundry kasi dre. Kumbaga syempre hindi mo maiwanan. Kailangan ba aantayin mo talaga matapos. Aabutin ka siguro ng mga isang oras. Kung ida-dryer mo pa, syempre mas matagal yun. Depende sa'yo mga dre, no? Kaya kung wala kang washing machine sa bahay, medyo ano rin eh. Kumbaga, andun din yung inconvenience ba, di ba? Kasi nga, kung nasa bahay ka, habang naglalaba ka, nakakagawa ka ng ibang gawain bahay. Kaya lang yung ibang apartment talaga mga dre, no? Especially yung mga heated po na apartment, hindi po kayo allowed na maglagay ng washing machine sa mga ano apartment nyo. Kasi po, baka ang magamit nyo is yung tubig na ano. Kasi kumbaga, iisa lang yung ano, pinanggagalingan ng tubig po ng buong building, ng mainit na tubig, tsaka ng heating nya. Kaya, hindi po ina-allowed na ano, maglagay kayo ng washing machine sa bahay. Vince North. Sabi niya po, bakit po laging discouraging words ang mga nasa thumbnails nyo? Bakit nga ba? Siguro ano po to no? Kumbaga may kinalaman syempre sa inyo ng mga audience para ano, papansin ba? Papansin ako mga dre, papansin. Pero kumbaga ikang ano sabi nila, don't judge the book by its cover. Kaya yun no, pag napanood niyo po yung video, malalaman niyo na yung thumbnail ko, kumbaga nabanggit ko po yun sa ano. Ba't nagsarado ng kusa? Malay, hindi ko naman nila. Sinasarado mo. Alam niyo ang lamig yan. Ba't ito sasaraduhan? Pagkasa ako ba sa'yo yun? Ha? Ang ginaw-ginaw eh. Oh, nakakabili ni mama. So, yun mga dre, no? Pag napanood nyo naman yung vlog, malalaman nyo naman na hindi naman negative yung content. Though negative, sometimes yung ano niya, yung thumbnail niya. Diba? Huwag sana kayong ma-discourage. O, kumbaga, ma-bad trip ba? Kasi may mga ganun, na ba-bad trip mo dahil sa ano, sa mga thumbnail o sa thumbnail ko. Pero, yun o,
sana panoorin niyo yung content, 'di ba, nang buo. O kaya pag napanood niyo yung isang content, tumingin pa kayo ng iba. So, hindi lang po yung isang video o yung thumbnail yung mahusgahan niyo, no. Yun, thank you po. Thank you, thank you. Furious Rose, huwag ka na magalit, no. Ayun ha, shoutout na kita, Furious Rose ha. Baka sabihin mo eh. Ini-ignore kita. Marami pa, no. Marami pa. Pakarami pa nagpapa-shoutout, no. Mhm. Ito si Domingo Pam Vlog. Ano na? Hey, shoutout mo ayun. Ikaw na, ikaw tong ano. Bakit ako? Oh, shoutout na po kay Domingo Pam Vlog 'yon. Thank you po sa panonood sa amin, no. Marami po, marami pong YouTuber ang nanonood sa atin at salamat po sa inyo, no. Pasensya na po kayo, minsan talaga hindi ko mahabol yung mga comment na dumarating kasi po natatabunan, no. Iba po kasi yung nakikita nyo sa video eh, yung kumbaga iba yung nakikita namin sa ano, sa studio application. Kaya yung po, no, lahat ng comment kahit sa mga lumang video pumapasok po yung comment, kaya natatabunan na po yung iba. Kaya hindi min siya na siya shoutout, no. Pasensya na po kayo at maraming salamat po sa suporta nyo. Aw Cruz, shout out baby Jocelyn. Ay! Ganon. Pamira si I am Mr. Habel Habelia. Habelia. Joby in Jonah Love Team pa din. Aya, kano ano niya kaya si ano? Hay, ito mga dre, sabi ni Jetro G, Jetro G talaga lang na ba? Sabi ni Jetro G, kahit anong bigat ng problema, huwag ka magdodroga, kapatid. Yun, thumbs up. Meron pang heart. Kalibuso family si Yuson in Canada pa shoutout daw. Yun, ang narinig niyo po ba? Wala stick tong si shoutout natin. Binasa mo na. Ikaw na. Ano yun? Gio Kalibuso. Oh. Gio Kalibuso. Kalibuso family. Family. Yun, see you po dito sa Canada, no? Sir, ma'am. Ayun. Yan daw. Manitoba, Winnipeg, Manitoba shoutout. Oh. Basahin mo. Bajaro family. Baharo family in Winnipeg. Shoutout po sa inyo. Galing po yan kay you, sir. Ba't ganun yung mga lumalabas sa yung ano, lab? Ewan ko, hindi ko alam. Oh? Ganun ba yan? Iba yung lumalabas sa kanya ng mga ano, username sa ano, sa YouTube. Anyway, yun po, no, Baharo family, no. Shoutout po sa inyo. Galing po sa kamag-anak nyo siguro. Iba po kasi yung lumalabas sa kanya eh. Domingo Pam Vlogs. Hi Sir Rice. Parati po kami nanonood ng vlog nyo dito naman po sa Calgary. Parati namin inaabangan mga... Palagi namin inaabangan ang Chinook winds para uminit ng konti at hindi ganun kalamig. O nga, no, sa ano, Calgary. Napakalamig po. Grabe. Tanong kasi ni ano, kung malayo daw ang Quebec sa Winnipeg. Napakalayo po. Merong sumagot na basa ko yan. Napakalayo po ng ano, Winnipeg sa Quebec. Pag nag-aeroplano ka, ilang oras lab? I think 4 hours. 4 hours or 5 hours. Ganun po kalayo, no? 4 hours ang alam po. Tapos may nagtanong din po, no, kung magkano daw yung... Ano ba yun? Yung dinala kong pera dito sa Canada nung pumunta ako. Kasi nga, parang... May kinalaman sa pag-upa ng bahay. Siyempre, mga gastusin. Sabihin mo, wala. Ayos, ha. Talaga, di ba? Talaga, ini-small niya ako mga dito, di ba? Ayos, ha. Joke lang? Ito? Hindi joke. Nasa camera ka, oh. Joke talaga yun. Narinig na nila. Kahit na. Joke nga yun, eh. Hindi, ang totoo, mga dreno. Ganito, no. Umalis kami ng bahay. Meron akong 5,000 pesos yata. Kasi kami dalawa nga ni Rain ang papunta rito, no? 5,000 pesos. Ang problema sa ating mga dre, bago ka umalis ng Pilipinas, pagbabayarin ka, may tax eh. May binayaran kaming tax, love, di ba? Talagang meron. May binayaran kaming tax. 500 each yata. Hindi. Yung magano? May libo lang, may git libo. Ah, hindi ko alam. Dahil yung ano namin, mga dre, may travel tax, no? Bukod pa sa travel tax, meron pang isa eh. Kasi nga, mag-aano kami, kumbaga PR kami rito eh, parang ganun, no. Bukod pa sa travel tax, meron pang isa. Yung 5,000 ko mga dre, ang natira yata 400 pesos. Tapos, yung 400 pesos, parang nawala pa namin sa airport. Dumating kami sa Canada, ewan ko kung magkano lang. 20 pesos na lang yata yung pera namin, pambira. Mga dre, taga lang laba. Yung isa nagtatanong magkano yung kailangan mong dalin dito sa Canada. Depende po yan. Kung nasa express entry po kayo, nire-required ng Canada yan. Depende sa kung ilang tao po kayo. Ngayon, kung kayo naman po ay magtatrabaho lang dito,
kumbaga under work permit kayo, baka po yung employer nyo, kumbaga mag-provide ng bahay sa inyo, at pag dumating naman kayo rito, kahit wala kayong pera, yung iba po, no, binibigyan ng ano, ng pera. Karaniwan, nagbibigay po sila ng $100 or $150 para panimula nyo. Hindi ko lang po alam kung kailangan nyo ibalik yun o bayaran sa mga employer nyo. Sa mga estudyante po, malinaw na nakasaad kung magkano po yung kailangan nilang dalin. That is 10,000 po, no, 10,000 Canadian dollars. Plus kung may kasama ka, let's say yung asawa mo, plus $4,000 yun. Ganun po, no? Tapos plus yung anak mo, 4,000 uli yun. So, it will add up. Mas marami po kayo. Mas malaki yung kailangan mong dalil. So, nakadepende po. Ano yun, madam? Ayos ka. Hindi ko nakakalimutan yung sinabi mo, ha? Walang pera. Pa-shoutout naman yung anak ko, Jefferson Petrola, andyan sa Sorel, Quebec. Ingat ka bayan. Galing po kay Gladys Petrola, 705. Yung? 705 pa. Yun po, no? Uwi na tayo. Madam. Yes. Yan mga Dre, no? Ah, may nagtatanong po, no? May nagtatanong na, ay hindi pala, may nagsabi na kwento ko daw yung buhay ko sa Saudi. Sa susunod, kikwento ko yan mga Dre. Pero patikim, no? Patikim muna. Ganito po, no? Nung umalis ako, that is March 22, 2007, umalis ako ng Pilipinas for the first time. Nung dumating po ako sa NAIA, galing sa Dasmariñas, Cavite, ang natitira pong pera sa wallet ko ay piso. Totoo yan? Totoo yan mga Andrea. Piso lang yung pera ko. Kaya, sabi ko patay. Pag nakatapak ako ng kamatis mga Andrea, wala na. Hindi na ako makakaalis. Hindi, totoo yan mga Andrea. Ganun kahirap ang, ano, ang sitwasyon namin dati mga Andrea. Kaya nga, forever grateful ako mga Andrea sa kay Mrs., di ba? Sabi, especially sabi ko sa binang ko, di ba? Kasi binang ko yung kumuha sa kanya, di ba? Tapos siya naman yung tumulong sa akin. Kaya nandun yung ano, mga din, no? Yung gratitude, di ba? Kaya, yun. Imagine piso, aalis ka ng Pilipinas. Tapos alam mo ba, love? Yeah. Nag-stop over kami nun sa Dubai. 19 hours, ha? Samantala from Dubai to Riyadh, ang biyahe, parang isang oras na lang yata mahigit. Pero yung stopover namin, 19 hours. Walas tiktas, wala kaming pera, mga Dre, oh. Hindi wala kaming kinain. Ang nakakatuwa ron, hindi namin alam na pag ganun kahaba yung stopover mo, may libreng pakain, mga Dre. Libre yung kain mo, bibigyan ka ng stop. Oh. Nung mga ilang oras na kami doon, gutom na kami, buti may tasting dala pala yung isang kasama namin, oh. Gutom na kami, di nagtanong kami sa information ngayon. Sabi namin, miss, eh, matagal pa yung ano namin, stopover. Sabi namin gano'n. Eh, kako, wala ba kaming ano, makakainang libre dito? Sabi, ilang oras ba stopover nyo, saan ba kayo papunta, gano'n. Tapos tinignan yung boarding pass namin. Hindi kayo nagsabi agad, sabi niyang gano'n. Eh, may restaurant dito para sa mga stopover na mahaba. Binigyan kami ng ano, ng stab, food stab para sa restaurant na kumbaga tanghalian tsaka hapunan. Pambihira, oh. Kaya mga Dre, no, kung mahaba yung stopover nyo, magtanong kayo sa information kasi baka may libreng pachicha. Pero dati pa yung mga Dre, 2007. Kaya ganun ka ano, Dre. Mahuhulog yan, ha? Ganun ka-challenging yung buhay ko dati, di ba? Piso, akalain mo yun. Kasi umalis ako ng bahay, magkano yung pera ko? 150. Pagkasakay ko ng jeep, bayad ako. Jeep muna hanggang Dasmariñas bayan. Tapos nagbus ako. Nagbus kami hanggang sa may ano, sa may coastal, sa coastal mall. Pagdating sa coastal mall, nag-taxi kami. Eh, yung mga taxi doon, mga kontrata, di ba? Doon naubos yung pera ko. Kaya piso na tira sa akin. Eh, si Mother Love. Oh, nakita ko na. Hindi ka man lang kumawa. Nakita mo ba? Yan ang mahirap sa iyo. Eh. Nakita ka rin nila. Pinandilata mo ako ng mata. Ay? Dahil baka mo yung camera. Ay, alis na tayo. Lab, tanggalin mo na yan. Okay na, Andre. Mamaya na ulit. Bye. Wait, we don't have to start the day yet.